Minamahal tayo po isama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon ng Diyos kung maglingin sa kanyang mga banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong matamis at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus, mahal na Panginoon, magandang umaga po sa iyo. Salamat Panginoon sa iyong pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong matamis na presensya na aming nadarama. Patunay na narito ka. Mahal na Panginoon, kumikilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Patnubayan mo at pagpalain ng bawat iyo sa amin. Maging sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita. At sa pagkain ng aming kaluluwa, buksan mo ang aming puso, Panginoon. Maging aming pangunawa, mag-iabang lingkod. Lord, tunay na saganang akin. Wala po akong magagawa. Sa iyo ang karunungan, sa iyo ang kalaman. Ilagay mo ang salita mo sa aking mga labi. Threatening prayer for beloved honorable pastor. Anoint the words in the mighty name of Jesus. Bless us, Lord. In Jesus' name, amen. And amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin at luwalhatiin po ang dakilang banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus Kristo. At tayo na po yung makabalik na po sa ating mga kinaupuan. At tayo po idadako, mga minamahal ko, sa ating pong pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon sa ating pong Bible study. At bago pong lahat, akin po muna pinapabot ang pinakamataas na kapurihan. Kaluwalhatian po at pagsamba ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo po lamang. I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories, blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, beloved children, to our blessed Almeida family, at maging sa mga loved ones po ng ating beloved ordained preacher, beloved ko niya Andy, mga minamahal, beloved ko preachers, beloved ko workers, at sampu sa mga katuwang sa banalaubasan ng ating mahal na Panginoon si Kristo, sa lahat po ng ating mga bisita, kung meron man, ay welcome po sa banalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, happy viewing po, mga minamahal, sa inyo pong lahat, at ganoon din naman sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito, mga minamahal. Kagalakan po naming makita kayo, makasama kayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon sapagkat sabi ng Biblia, isang pinakamabuting bagay ang magbigay papuri at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan pumuli natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak ang ating ibigay sa ating mahal na Panginoon. Happy Sunday po mga minamahal sa inyo pong lahat at salamat sa pag-iingat at proteksyon ng mahal na Panginoon. Wala po sa inyo mga sariling tahanan, kayo po'y pinagpala at nakarating po kayong ligtas at payapa sa dakong ito upang mga minamahal ko paluguran ang ating pinakamamahal na point. The main reason, the main purpose why we are here, mga minamahal, ang pinakapangunahing dahilan at layunin bakit po tayo narito ay para paluguran natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At ang ating maikling topic ko ngayon, mga minamahal, the pleasure of the Lord. Amen? Yung kaligayahan, yung kagalakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kagaya po ng palagi nating naririnig sa banal na pulpitong ito, mga minamahal, ang kagalakan ng mahal na Panginoon ang ating kalakasan. So, mga minamahal, ating pong pinagsusumikapan habang tayo po'y naghihintay hanggang sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo ay magawa po natin ang kanyang mga banal na kalooban. Masunod po natin ang kanyang mga utos. Amen? Everybody shout praise the Lord. Mahirap man na utos, madali man na utos, ito'y ating pagsumikapang sunding. Huwag po natin gayahin yung ilang mga sekta at ilang mga denominasyon kapag makita nila na ang utos sa Biblia ay magaan, sinusunod nila. Kapag makita nilang mabigat ang utos na yan, linalaktawan nila. Mga minamahal, ibig sabihin, pinipili lang nila yung kanilang sinusunod. Amen. Samantalang ang totoong paglilingkod, ang pagsunod natin ay wala tayong pinipili. Mahirap na utos ng Panginoon o madaling kautusan ng mahal na Panginoon na kasulat sa banal na Biblia, ito po'y ating pinagsusumikapang sundin sapagkat batid natin, minamahal, na ito po ay makapagbibigay lugod sa ating mahal na Panginoon atong malipay ang atong gamhanan na Ginoo. Kay mahimong way pulos, mahimong way bili, kining atong pag-alagad, kung dili nato mapahimutan, dili nato malipay, ang atong gamhanan na Ginoo. So atin pong pinagsusumikapan ng buong isip, ng buong lakas, sa abot ng ating makakaya.
Palakpakan natin ang mahal na Panginoon na maluwalhatiin natin ang ating mahal na Panginoon para isustain ng Diyos yung ating physical strength, isustain ng Panginoon yung ating spiritual strength sapagkat mga minamahal ang kalakasan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Tingnan po ninyo si Samson. Si Samson, mga minamahal, ubod ng lakas. Everybody shout praise the Lord. Isipin po ninyo yung pintuan ng Gaza o ating pong pag-aaralan sa Biblia, mga minamahal. Kaya lang hindi po ito yung ating topic ko. Nai-insert ko lamang po. Ubod ng lakas si Samson. Yung mga minamahal gate ng Gaza, ito po'y mga minamahal purong bato na inukit. Napakabigat. Isipin mo, mga minamahal, ayon po sa mga Bible scholar, mga minamahal Bible history, yung pintuan ng Gaza, ito po, mga minamahal ko, ay tinutulak, mga minamahal ko, ng walong tao. Hirap na hirap pa sila para lang mabuksan, mga minamahal, yung pintuan ng Gaza. Pero sabi ng banal na Biblia, nung pasukin, mga minamahal ko, ni Samson, yung pintuan ng, o yung kaharian ng Gaza, yung pintuan ng Gaza, kingdom ng Gaza, ito po'y pinasan, mga minamahal ko, ni Samson, ubod ng lakas. Everybody shout praise the Lord. Pero sabi ng Biblia, nung hindi niya masunod ang kautusan ng ating mahal na Panginoon, kinuha ng Diyos yung kanyang kalakasan. At ang kanyang lakas ay naging katulad lang ng isang ordinaryong tao. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kakaiba, kapag tumatalima tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sabi pa nga, mahina tayo, ngunit ang kalakasan ng Panginoon ay suma sa atin. Unang talata, basahin natin, Hebrews chapter 13, verse 21, kay Lipo sa ating Bible reader. Libro sa mga Hebruanon, kapitulo 13, versikulo 21. Magasangkap unta kaninyo sa tanang maayong butang, aron kamo makatuman sa iyang kabuton, nga magabuhat diha kaninyo sa makapahimuot sa iyang pagtan-aw pinaagi kang Hesukristo. Kang kinsang maiya unta ang himaya nga hangtod sa kang turan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Hebreo, kapitulo 13, ang bersikulo ay 21. Ay pakasaknalinawa ninyo kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo na mapasakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, pakasakdalin nawa tayo ng ating mahal na Panginoon sapagkat yung word na perfection, mga minamahal, spiritually, hindi po ito kayang gawin, mga minamahal, ng saganang sa ating mga sarili kung wala po ang tulong ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, tayo palagi nagpipray sa tulong ng mahal na Panginoon. Hindi po tayo pwedeng, mga minamahal, maging perpekto sa ganang ating sarili lamang. Kailangan natin ng patnubay at gabay ng Panginoon. Tingnan mo, mga minamahal, kahit subukan po natin gumuhit sa blackboard ng isang tuwid na guhit, amen, straight line ba? Guguhit ka, kukuha ka ng chalk, pagkatapos guguhit ka ng straight line, mga minamahal ko sa blackboard, gamit ang chalk, kahit hindi ka pasmado, hindi ka makakaguhit ng tuwid, mga minamahal, not unless kung gumamit ka ng ruler. Tama po ba? Not unless na gumamit ka ng ruler. Kapag gumuhit ka, na hindi ka gagamit ng ruler, hindi ka makaguhit ng straight, hindi ka makaguhit ng tuwid. Pero kapag gagamit ka ng ruler, mga minamahal, makakaguhit ka ng tuwid. Ganun na ganun ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan natin ang mahal na Panginoon para tayo maging perpekto, para tayo maging sakdal, para tayo maging matuwid, mga minamahal, maging kaaya-aya sa kanyang banal na paningin. Sapagkat sa ganang atin lamang, hindi tayo magiging perpekto kung walang gabay ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, pakasakdalin nawa kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa ating ang nakalulugod sa kanyang paningin sa magitan ni Jesucristo ay mapasakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa, mga minamahal. Ito'y sa tulong ng mahal na Panginoon. Masunod natin yung kanyang kalooban. Sapagkat, alam po ninyo, mga minamahal, yung number one, mga minamahal nating purpose sa ating buhay ay mapangiti natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diba? Every time na gumagawa tayo ng tama, every time na gumagawa tayo ng mga bagay na nakapagbibigay lugod sa mahal na Panginoon, napapangiti natin ang ating Ama na naandoon sa langit. And every time naman na tayo po'y lumalabag, tumatahak tayo sa maling landas,
gumagawa tayo ng maling gawain. Mga minamahal, gumagawa tayo ng mga gawain hindi makapagbibigay luwalhati sa Kanya. Nalulungkot ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mabasa mo, mga minamahal, sa Biblia, di ba? Isaiah 59 verse 2, mga minamahal, ikinikiling ng Panginoon yung kanyang paningin kapag tayo po ay gumagawa, mga minamahal, ko ng kasalanan. Ayaw niya tayong tingnan habang tayo po ay nagkakasala. Ayaw niya tayong tingnan habang tayo po ay lumalabag sa kanyang kalooban dahil masakit para sa mahal na Panginoon kapag tayo po ay paulit-ulit na nagkakasala, kahalintulad na paulit-ulit natin siyang ipinapako sa cross. Everybody shout, praise the Lord. Kahalintulad na paulit-ulit natin siyang ipinapako sa cross, yung kanyang sugat na dating magaling na, ito'y sumasariwa sa tuwing tayo po'y nagkakasala. Meron pong isang worker sa dako ng Maynila, mga minamahal, dati po siyang bakla, binago siyang mahal na Panginoon. Nag-full-time worker sa pastoral house, sa dako ng mga minamahal, Rolling Hills, Sabarte. Doon sa araw-araw nagpupuri, tumagal sa loob ng gawain. Ngunit isang araw, dumating sa kanyang mabigat na pagsubok. Dahil ganun ang buhay Kristiyano. Hindi tayo, mga minamahal, yung Christian journey natin, mga minamahal ko ay hindi paro-parehas ang kalagayan. Sometimes yung journey natin, lubak-lubak, sometimes patag, sometimes paakyat, sometimes pababa, mga minamahal. Dumating sa punto na siya po ay dumating sa trials. Na-discourage siya, disappoint siya sa pagpapagamit, sa paglilingkod. Gusto niya nang lumabas, gusto niya nang umuwi, mga minamahal. Madaling araw, walang bantay ang gate. Lumabas siya sa gate para, mga minamahal ko, lumabas na para maging manggagawa. Iwanan yung kanyang sinumpaang tungkulin. Dahil kapag maging manggagawa ka, maniwala kayo sa hindi, may sinumpaan tayong tungkulin at ang sumpain natin na yan ay hindi natin ipinanumpa sa harapan ng tao, kundi ang ating panunumpa ay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mahirap pong basta-basta mo na lang talikuran yung tungkulin mo bilang manggagawa. Imagine, hindi ka sumumpa sa tao. Amen. Kumbaga sa application form, hindi ka nag-apply sa tao bilang manggagawa. Ikaw ay nag-apply sa mahal na Panginoon. Gusto niyo nang tumalikod, na-disappoint siya, ayaw niyo nang magpagamit. Alam po ninyo, mga minamahal, nung lumabas siya sa gate, pagbukas siya ng pintuan, nasa labas na siya ng gate, nakita po niya yung liwanag doon sa langit. Mga minamahal, dalawang kamay na mayroong butas, mga minamahal ko, sa gitna. Sabi nung boses, anak, sa tuwing kayo ay bumabalik sa pagkakasala, ang sugat na ito ay nanunumbalik sa pagsariwa. Oh, amen. Parang paulit-ulit nating sinasaktan, parang paulit-ulit nating pinapako ang mahal na Panginoon. Yung kanyang sugat na magaling na ay bumabalik, mga minamahal. Kaya kailangan natin maging prayerful para patubayin tayo palagi ng mahal na Panginoon na masunod natin ang kanyang kalooban. Sabi dito, mga minamahal, since pleasing God is the first purpose of your life, your most important task is to discover how make Him smile. Mga minamahal, yun po yung pinaka-main purpose, pinaka-importanting mga minamahal task sa buhay natin ay kung paano natin mapangiti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag palagi kang nagpupuri, nakikita ka ng mahal na Panginoon, na po, sinsiro kang nagpupuri, sinsiro kang naglilingkod, napapangiti mo ang mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay sumusunod sa kabanalan, sumusunod ka sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at mga handog, ikaw ay umiibig sa kapwa, marunong kang magpasakop, marunong kang magpakumbaba, tumatalima ka sa salita ng mahal na Panginoon, wala kang pinipiling utos ng Diyos, kundi buong puso mo itong tinutupad, sabi ng Biblia, ang Ama nating sa langit ay ating napapangiti. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, di ba? Isipin mo lang tuwing nagpupuri ka, Lord, alam ko nakatingin ka sa akin, napapangiti natin ang ating mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa ang Diyos kapag tayo po'y sumusunod sa kanyang kalooban. Tuwang-tuwa ang Panginoon kapag tayo po'y lumalakad ng ayon sa kanyang banal na salita. Tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon kapag ipinapamuhay natin ang kanyang mga banal na salita. Ngunit lungkot, pighating-pighati ang mahal na Panginoon every time na tayo po, mga minamahal ko, ay lumalabag sa kanyang kalooban. In Noah's day, the entire world, mga minamahal, became morally corrupt. Sa panahon ni Noah, yung mga tao doon, mga minamahal, ay nalaso na ang kanilang isip. Nalaso na ang kanilang puso. They are morally corrupt, mga minamahal. They are corrupted by lust of the flesh.
Sila po'y sabi ng ating pinag-aaralan, namuhay sila ng ayon po sa kanilang mga sariling kagustuhan. Hindi na po nila sinusunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. They live for their own pleasure. Yun po ang kanilang ginagawa. Nabubuhay sila para sa kanilang kaligayahan. Amen. Gusto lang nila maging masaya sila. Kaya kahit anong gawin nila, ginagawa nila mga minamahal para lang maging masaya sila. Dahil gusto nilang maging masaya sila. Pero alam po ninyo, may mga bagay na masaya para sa atin, ngunit ikinalulungkot naman ng ating mahal na Panginoon. Ang totoong Kristiyano, nabubuhay tayo, hindi para paluguran ang ating sarili, hindi para pasiyahin ang ating sarili, kundi ang pinakapangunahing layunin, bakit tayo nabubuhay, bakit tayo narito, ay paluguran ang ating mahal na Panginoon. Amen? Aanin mo yung buhay na masaya ka, pero malungkot ang Diyos. Di ba? Siyempre, pag malungkot ang mahal na Panginoon, mauto-blessing ka, ang darating sa iyo problema, ang darating sa iyo karamdaman, ang darating sa iyo kapighatian, ang darating sa iyo suliranin. Dahil hindi mo na paluguran ang Diyos, mga minamahal ko na source ng lahat ng bagay, because Jesus Christ is the source of everything. Sa Kanya po nagmula ang lahat ng ating pangangailangan. Gaano man kalaki ang kailangan mo, sa Diyos yan ang gagaling. Gaano man kaliit ang pangangailangan mo, sa Diyos yan nagmumula. Kaya ang Diyos ay karapat-dapat, mga minamahal na paluguran, karapat-dapat na luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon habang tayo po ay nabubuhay. Amen? Habang pumipintig yung puso natin, habang may lakas tayo, habang may hininga tayo, habang may pagkakataon tayo, pagsusumikapan natin na maluwalhati ang Ama natin sa langit, sapagkat pag mapaluguran natin ang mahal na Panginoon, makikita mong pagkilos ng kapangyarihan ng ating buhay na Diyos, yung blessing ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ay aapaw sa buhay natin, lalong-lalo na sa mga pagpapalang espiritual. Alin mo yung buhay na masaya ka nga, pero nakakalungkot, nalulungkot naman ang mahal na Panginoon, napipighati naman ang Diyos dahil ang kagalakan mo ay hindi naayon sa Kanyang kagalakan. Di ba? Amen. Amen. Kagaya ng mga sabungero, ngayong Linggo, ang kagalakan nila ay yung sabong, pupunta sa sabungan. Eh, hindi naman yun ang kagalakan ng mahal na Panginoon. Masaya sila sa kanilang sarili, ngunit ang Diyos ay nalulungkot sapagkat ang kanilang kagalakan ay taliwas sa kagalakan ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout praise the Lord. Kaya tayo pinagpala ngayong Linggo, mga minamahal, nandito tayo. Amen, may mga appointment tayo. May mga importante tayong lakad. May mga importante tayong trabaho. Ang iba sa atin, may mga schedule pa tayong mga appointment. Pero, mga minamahal, inuna nating hanapin ang kaharian ng Diyos, ang katwiran ng mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito, God couldn't find anyone interested pleasing Him. Tumingin ang mahal na Panginoon sa lupa, wala siyang nakita na interesadong magbigay papuri at magbigay lugod sa Kanya. Because in the time, mga minamahal, men are morally corrupt. Amen? They live in their own pleasure. Sabi ng banal na Biblia, wala siyang nakita, mga minamahal ko, na interesadong paluguran siya. Amen? Amen. Siyempre ang Diyos lungkot na lungkot sapagkat ginawa niya ang tao, yung buong katungkulan ng tao, mga minamahal, the whole duty of man is to obey Him and fear in Him. Amen. Yun po ang buong katungkulan ng tao. Matakot sa Diyos, sundin ang kanyang kalooban. Pero nakita ng mahal na Panginoon yung kanyang mga linikha. Instead na matakot sa Kanya, instead na sumunod sa Kanyang kalooban, ano ang ginawa ng maraming mga tao sa panahon ni Noah? Sila'y namuhay sa kanilang sariling kaligayahan. Lumabag sila sa kalooban ng Panginoon. Kaya't nung tingnan ng Panginoon ang lupa, wala siyang nakita, mga minamahal ko, na interesadong magbigay papuri sa Kanya, maliban sa isang tao na ang pangalan ay Noah. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, di ba? Sa dinami-dami ng tao sa kanilang panahon, everybody shout praise the Lord. Dahil nung panahon ay go to the world and multiply. Amen? Ina-apply pa nila yung utos na yun. Humayo kayo at magparami. Kaya hindi uso sa kanilang isa lang ang anak. Ang karamihan sa kanila, pinakamababa, tatlo. Amen? Yung iba dyan ay napakarami pang anak, mga minamahal, kay go to the world ngayon, multiply. Wala po sa kanila yung family planning. Puro lang family planting. Amen. Amen.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maliban kay Noah, nakita ng mahal na Panginoon si Noah, mga minamahal. Basahin po natin, Genesis chapter 6, verse 8, after verse 9. Mga minamahal, basahin po natin ang talatang ito. Libro sa Genesis, kapitulo 6, versikulo 8, hantod sa 9. Apan si Noe, nagakaplag o kahimuot sa mga mata sa Ginoo. 9. Kinimaw ang mga kaliwatan ni Noe. Si Noe mao'y usa ka tawo nga matarong ug hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagalakaw uban sa Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Genesis kapitulo 6, ang bersikulo ay 8 hanggang 9. Datapot si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. 9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Amen. President. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Si Noah, nakasumpong ng biyaya sa paningin ng mahal na Panginoon. Palakpakan uli natin ang ating mahal na Panginoon. He found grace in the sight of the Lord. He found favor in the sight of the Lord. Mga minamahal, nakasumpong siya ng biyaya sa mata ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa dinami-dami ng tao sa ibabaw ng lupa, lahat ay sumasalangsang. Lahat, mga minamahal ko, ay sumusuway. Lahat ay hindi tumatanima sa kalooban ng Panginoon. Ngunit merong isang tao na si Noah ang pangalan. Sabi ng Biblia, he found favor in the sight of the Lord, mga minamahal. Napangiti niya ang mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Natuwa ang mahal na Panginoon kay Noah dahil in spite, in the midst, mga minamahal, of demonical generation at the time, sabi ng banal na Biblia, si Noah lumakad, mga minamahal ko, kasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa verse 8 o verse 9, ito ang mga lahi ni Noah. Si Noah ay lalaking matuwid. Amen. Si Noah ay sakdal nung kapanahon niya. Si Noah ay lumalakad kasama ang malap. He walked with the Lord. He walked with God. Lumalakad siya na kasama ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, sinusunod niya ang kalooban ng mahal na Panginoon sa bawat takbang, sa bawat, mga minamahal ko, desisyon, sa bawat plano ni Noah. Mga minamahal, siya'y palaging sumasangguni sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. He walked with the Lord. That's why, mga minamahal, he found favor in the sight of the Lord because he walked with God. He walked with the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lumakad siyang kahit may mga pagsubok, kahit may kahirapan, may problema, may mga hadlang na paglilingkod sa mahal na Panginoon, Noah walk with the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, spiritually, he possessed by the Lord ang kanyang puso, ang kanyang isip, ang kanyang katawan, ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa. Itong lahat ay pag-aari ng mahal na Panginoon dahil si Noah ay nabuhay, na lumalakad, nakasama ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi po nito sa ating pinag-aaralan, mga minamahal, God's pleasure when we trust in Him completely. Yung kagalakan ng mahal na Panginoon, yung kaligayahan ng Diyos, yung kasayahan ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ay ating pong matatanggap kapag lumakad tayong sakdal sa kanyang banal na harapan. Yung word na completely, mga minamahal, kumpleto sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung puso natin ay punong-puno tayo ng banal na takot sa paggawa ng kasalanan, mga minamahal. Bagamat minsan bilang tao, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, kagaya po ng inyong abang lingkod. Mga minamahal, ang inyong abang lingkod, marami akong mga lapses sa buhay. Marami akong failure sa buhay. Ngunit every failure, I learn my lesson. I learn my lesson. Hindi basta-basta ka na lang ma-fail sa isang, mga minamahal, pagsubok, pag-test sa'yo ng mahal na Panginoon. No. Hindi po dyan nagtatapos dahil minsan natutumba tayo, mga minamahal. Kailangan tumayo uli tayo. Huwag nating hayaan na manatili tayong, mga minamahal, nakatumba.
Kailangan nating tumayo. Everybody shout praise the Lord. Para ipatuloy na mga minamalsundin, ganapin ang kaligtasang ipinangako sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamal, 7 beses tayong matutumba, 7 beses din tayong tatayo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang totoong Kristiyano. Everybody shout praise the Lord. 5 beses tayong matumba, 5 beses tayong tatayo, 7 beses tayong matumba, 7 beses tayong tatayo, 10 beses tayong matumba, 10 beses din tayong tatayo, dahil alam natin ang kaligtasan natin ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan nating tumayo, kailangan natin magpatuloy. Every time we fail, every time na tayo po'y natutumba sa mga pagsubok, every time na tayo po'y nauhulog sa mga temptasyon sa buhay, huwag tayong papayag na mananatili tayong nakatumba. Tayo po'y tatayo at patuloy nating itatayo ang bandila ng ating kaligtasan sapagkat ang ating paglilingkod. Ito ang ating natatanging tagumpay. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Huwag natin gayahin yung ibang Kristiyano na natumba sa pagsubok, natumba sa kahirapan, natumba sa problema, na natili na lang nakatumba. Hanggang ngayon, hindi pa makatayo. Amen. Amen. Higit pa sa tinamaan ni suntok ni Pacquiao, mga minamahal, hindi na makatayo. Hindi po yun na Kristiyano. Kapag mahal mo ang kaligtasan mo, kapag mahal mo ang kaluluwa mo, kapag gusto mo ng langit, kapag gusto mong makita ang mukha ng mahal na Panginoon, makapiling ang Diyos, mga minamahal, magpakailan-kailan pa man, tatayo ka at tatayo at tatayo ka upang patuloy na sundin ang kalooban ng Panginoon dahil ang nais ng iyong puso ay kaligtasan ng iyong kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Completely. God's pleasure when we trust in Him completely. Ang kagalakan ng Panginoon, mga minamahal ko, ay kung magtitiwala tayo sa Kanya ng buong buo. Amen. Yung walang pag-aalinlangan, walang bahid ng pag-aalinlangan. Everybody shout praise the Lord. Yung in between life and death, maglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon na kahit ano pong mangyaring pagsubok, kagaya ng isa nating kapatiran. Imagine, mga minamahal, faithful siya sa mahal na Panginoon. Wednesday, Friday, Sunday, dumadalo, nagtatapat sa pagbibigay ng 10% at mga handog. Lahat ng kalooban ng Panginoon ay buong puso niyang pinagsusumikapan. Lumalakad siya nakasama ang mahal na Panginoon. Ngunit, mga minamahal, kahit ganun ang kanyang ginawa, sinubok siya ng mahal na Panginoon. Kagaya kay Job, si Job, walang katulad na kasingtuwid ni Job sa ibabaw ng lupa, ngunit idinaan pa rin siya ng mahal na Panginoon sa pagsubok. Kaya hindi lahat ng karamdaman sasabihin agad, ah, palo yan. Pag may sakit, mga minamahal, ah, pinalo yan dahil nagkamali, nagkasala. No, minsan ang karamdaman, hindi paalala, hindi palo. Minsan dumarating sa atin yung pagsubok. Kung sa gitna ng karamdaman, maglilingkod ka pa rin ba? Kung sa gitna ng karamdaman, magpupuri ka pa rin ba? Sa gitna ng karamdaman, sasambahin mo pa rin ba ang Diyos? Sa gitna ng karamdaman, pupurihin mo pa rin ba ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon? Sinubok, mga minamahal, yung kapatiran natin. Alam po ninyo yung kanyang anak, mga minamahal ko, nagkaroon ng karamdaman, Eltor. LBM, matinding sakit, na dehydrate ang kanyang anak. Amen. Yung kanyang mga kapitbahay, mga loved ones niya, sinasabihin niya, dalhin mo na yan sa ospital. Yung anak mo na yan, mamamatay. Dalhin mo na yan sa ospital. Ang sabi niya sa kanyang isip, sa kanyang puso, mahal na Panginoon, alam ko na buhay kang Diyos. Alam ko na makapangyarihan kang Diyos. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Sa iyo walang mahirap. Sa iyo walang imposible. Magagawa mo ang lahat ng bagay. Kung itatakbo ko ang anak ko sa ospital, nasaan ang aking pananampalataya sa iyo na buhay at makapangyarihan kang Diyos? Diba? Nagtanong siya, mga minamahal, alam po ninyo, sabi niya, mahal na Panginoon, kung mamamatay ang anak ko, huwag mo nang patagalin. Kunin mo na siya kung siya'y kukunin mo sa akin. Ngunit kung hindi naman, mahal na Panginoon, huwag mong pahirapan ang anak mo. Anak ko, ibalik mo sa kanyang-kanyang buhay. Ngunit nung tingnan niya ang anak niya, mga minamahal, mata na lang ang gumagalaw. Alam po ninyo ano ang kanyang ginawa? Habang ang kanyang anak ay bedridden, maya-maya pati ang pulso, pawala-wala, mga minamahal, inawakan niya. Kumuha siya ng pala. Pumunta sa likuran, naghukay, na-estimate niya kasya ang kanyang anak. At pagkatapos nun, mga minamahal, kumakanta siya na, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Yan ang kanyang kinakanta.
Pagbalik niya doon sa kwarto ng anak niya, gulat na gulat siya. Mga minamahal, sabi niya, Papa, pahingi ako ng tubig. Maya-maya, Papa, pahingi ako ng pagkain. Yung anak niya na mamamatay na sana, mga minamahal, muling binuhay ng mahalang Panginoon. Pinakain ng Diyos, pinalakas ng mahalang Panginoon. Bakit? Dahil nakita ang kanyang pananampalataya na buong-buo na walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Everybody shout, praise the Lord, di ba? Napakasarap ng ganung pananampalataya. Alam po ninyo, kung iisipin lang tayo mga Kristiyano, nakakahiya na para sa atin na tayo po'y makitang nakahiga doon sa ospital nakakumpine. Yan pong totoo. Nakakahiya na para sa atin. Dahil buhay nga ang Diyos natin. Totoo nga ang Diyos natin. Leukemia, cancer, TB, diabetes, patay, binubuhay ng mahal na Panginoon. Mga bedridden, wala ng pag-asa. May taning na ang buhay. Binubuhay ng mahal na Panginoon sa gawain ito. Diba nakakaya sa mahal na Panginoon sa ospital ka, nakahiga ka, anak ka ng Diyos, Kristiyano ka, bautismado ka sa tubig, sa pangalan ni Jesus. Mga minamahal, ikaw ay membro ng Jesus Miracle Crusade. Ang pastor mo, mga minamahal, ito tong propeta ng ating mahal na Panginoon. Tapos, mga minamahal, pagdating ng karamdaman, pagdating ng mga sakit, imbis mga minamahal mang sumamo, dumalangin sa mahal na Panginoon. Ang iniisip mo'y gamot at ospital, nasaan ang iyong pananampalataya? Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi po rito, mga minamahal, Hebrews chapter 11, verse 7, kindly po, pakibasa po natin ang talatang ito. Libro sa mga Hebruhanon, Kapitulo 11, versikulo 7. Tungod sa pagtuo si Noe, sa napasidadaan siya sa Diyos, may tungod sa hitabo nga wala pamakita, mitagad sa pasidaan og iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tugod nini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, ang versikulo ay 7. Sa pananampalataya si Noe na paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naganda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan. Na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Biblia, dahil sa banal na takot, holy fear, godly fear, na nasa puso ni Noah, si Noah ay gumawa ng isang daong. Si Noah ay gumawa ng isang arka. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Pero alam po ninyo, mga minamahal, hindi biro yung mga minamahal pagsunod ni Noah sa mahal na Panginoon. Ang batas ng sundalo, obey first without complaining. Amen? Or obey first before we complain. Rather, obey first, mga minamahal, before we complain. Pero ang batas ng Kristiyano na dapat sana ay ating sundin, obey without complaining. Sunod tayo ng walang complain, walang disputing, walang murmuring, mga minamahal, amen? Yun po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Si Noah, everybody shout, praise the Lord, gumawa siya ng arka. Meron siyang tatlong dahilan para hindi sumunod. Meron siyang tatlong dahilan para hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero ang hinanap ni Noah, hindi po yung dahilan para hindi siya sumunod. Kasi kung maghahanap siya ng dahilan, marami siyang dahilan, mga minamahal, para hindi sumunod sa utos sa kanya ng mahal na Panginoon na paggawa ng arka. Pero ang hinanap ni Noah, hindi po yung dahilan, mga minamahal, para sumuway siya sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ang hinanap ni Noah, yung mga dahilan para buong puso niyang talimain ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Unang-unang problema, everybody shout, praise the Lord, mga minamahal, ang sabi rito, mga minamahal, there are, mga minamahal, three problems in a prison for Noah having doubts. Meron pong tatlong, mga minamahal, problema na maaring o pwedeng gawing dahilan ni Noah para hindi siya sumunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yung unang dahilan, mga minamahal ni Noah, mga minamahal, sa kanyang panahon, walang ulan. Hindi pa po umuulan. Hindi nila kilala ang ulan dahil sa kanilang panahon, walang ulan.
ang lupa ay tinitilig lamang sa magitan ng hamog na galing sa langit. Yung mga bulaklak sa parang, yung mga halaman at mga tanim, yung mga puno sa kanilang kapanahunan, yan ay tinitilig hindi sa pamamagitan ng ulan. Hindi kagaya natin sa ating panahon, mga minamahal, kilala na natin ang ulan. Pero sa kanilang panahon, mga minamahal, hindi nila kilala ang ulan sapagkat hindi pa nila naranasan yung umulan. Mga minamahal, Genesis chapter 2 verse 5 after verse 6. Kindly po, basahin natin. Libro sa Genesis, kapitulo 2, versikulo 5, hantod sa 6. Og wala pa'y tanom sa kapatagan nga diha sa ibabaw sa yuta, og wala pa'y tanom sa kapatagan nga misugod sa pagturok. Kaya ang Ginoo nga Dios, wala pa magpaulan sa ibabaw sa yuta, og wala pa'y tao nga makauma sa yuta. 6. Apan dihay misaka nga gabon gikan sa yuta, nga nagabubo sa tibuok nga naong sa yuta. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 6. At wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinaulanan ng Panginoong Diyos ang lupa, at wala pang taong magbukid ng lupa. 6. Ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa, at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. Amen. Palakpakan po natin ang mahalang Panginoon, di ba? Amen. Pwede niya sabihin sa mahalang Panginoon, Lord, saan mang gagaling ang tubig para lumutang yung arka, para lumutang yung daong na pinapagawa mo sa akin? Eh, wala man silang alam na kung saan mang gagaling ang tubig, di ba? Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. So pwedeng gawin sana yun, ninawa, mga minamahal na maging reason para hindi sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil paano nga naman lulutang ang arka kung wala ang tubig? Paano nga naman magkakaroon ng baha? Mga minamahal, eh, wala naman siyang alam na ulan. Everybody shout praise the Lord. Sapagkat ang ulan sa panahon, mga minamahal, na binaha ang buong sanlibutan, ito'y nanggaling, mga minamahal, sa matinding pag-ulan, mga minamahal, sa ibabaw ng lupa. Everybody shout praise the Lord. Pangalawang dahilan para hindi sumunod si Noah, mga minamahal, Noah lived hundreds of miles from the ocean. Amen? He lived in the midst dry land. Siya po'y naninirahan, mga minamahal, sa kalagitnaan ng lupain, malawak na lupain. Si Noah, mga minamahal, doon siya naninirahan. Imagine, mga minamahal, makagawa nga siya ng arka, papaano niyang dadalin ang arka papunta ng dagat? Diba? Amen? Paano niyang dadalhin, mga minamahal? Eh, napakalaki nung arka. Meron pong specific detail ang mahal na Panginoon. Kung gaano kalaki, kung gaano kalawak, kung gaano kataas, mga minamahal. Kaya hindi biro yung kay Noah. Pangatlo, mga minamahal, yung mga hayop. Iba-ibang lingwahe ng hayop, mga minamahal. Paano niyang kakausapin ang baka? Paano niyang kakausapin ang tupa? Paano niyang kausapin yung sari-saring mga hayop para lamang pumasok doon sa arka? So, ibig sabihin, mga minamahal, dahil tayo pong tao, limitado ang ating kaisipan, limitado ang ating pangunawa, limitado ang ating kakayahan. Kaya, pwede po itong gamiting rason ni Noah para hindi sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng banal na Biblia, si Noah ay hindi nagreklamo sa Panginoon. Amen. Amen. Hindi po siya kagaya ng ibang Israelita na mga reklamador. Instead na magpasalamat, instead na magpuri, reklamo ng reklamo, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kabayaran ng kanilang pagreklamo, katigasan ng puso, katigasan ng kanilang mga ulo, sabi ng banal na Biblia, ang iba sa kanila ay hindi nakapasok sa lupang pangako na kung saan doon nila mararanasan ang kapahingahan at masaganang buhay. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Pero sabi ng Biblia, si Noah, hindi siya nagreklamo, hindi siya humanap ng dahilan para tumanggi, bagkus si Noah ay sumunod ng buong puso sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Wala siyang reklamo, basta't alam niya na ito'y utos ng Panginoon, alam niya na ito'y kalooban ng mahal na Panginoon, alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos, alam niya na pagpapalain siya kapag siya'y sumunod, kaya si Noah ay buong pusong sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. It took 120 years. Mga minamahal, Noah built the ark. 120 years. Imagine. Kaya ang sabi rito, mga minamahal,
Sabi nga, mga minamahal, si Noah ay mga minamahal namuhay na sumunod sa buong puso sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yung arka na kanyang ginagawa, hindi lang isang buwan, hindi lang dalawang buwan, hindi lang tatlong buwan. It took 120 years yung paggawa ni Noah sa arka. Kumbaga sa paglilingkod, napakahaba lang kanyang paglilingkod. E tayo rito, 5 taon ka pa lang eh. Hirap ka na sa paglilingkod. Di ba? Hirap ka na sa paggawa. Si Noah, kanyang ginagawa, arka. Tayo ngayon, naglilingkod tayo, ang ginagawa natin, bahay natin sa langit. Everybody shout praise the Lord. Sa bawat pag-invest natin, because we are spiritual investor. Mga minamahal, yung ating paggawa, pagpupuri, panalangin, pagdalo, pagsunod sa kabanalan, pagbibigay sa gawain ng mahal na Panginoon, nag-i-invest tayo ng kayamanan doon sa langit. Sapagkat sinabi ng Biblia, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa langit, mag-ipon kayo ng kayamanan doon, mga minamahal sa langit. Huwag dito sa lupa, yung kayamanan dito sa lupa mabubulok, masisira, mananakaw, mawawala. Ngunit ang kayamanan doon sa langit, mananatili magpakailan-kailan paman. Habang tayo po'y gumagawa dito sa lupa, mga minamahal, ang mga anghel naman sa langit, ginagawa ang bahay natin doon. Meron pong isang kapatiran na, mga minamahal, kinuha siya ng mahal na Panginoon, dinala siya doon sa langit. Nakita niya doon, mga minamahal, ang maraming mga mansyon. Amen? Sa bawat mansyon, may mga anghel na naka-appoint, mga minamahal, doon para gawin ang bahay. Ngunit nakita niya, mahal na Panginoon, bakit merong anghel na ang bilis-bilis gumawa? May mga anghel naman, ang bagal-bagal gumawa. May mga anghel naman na hindi talaga gumagawa. Nakatayo lang, hindi kinikilos, hindi ginagalaw ang bahay. Mga minamahal na kanilang gagawin. Ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, anak, yung mga anghel na yan, nagawa ng gawa. Yan yung mga anghel ng mga Kristiyanong hindi napapagod sa paglilingkod sa akin. Yan yung mga anghel na Kristiyanong hindi nagsasawa sa pagpupuri sa akin, sa pagluluwalhati sa akin, sa pagsamba sa akin. Eh, mahal na Panginoon yung anghel na mabagal ang gumawa. Mabagal gumawa. Sabi ng mahal na Panginoon, yan yung mga anghel ng Kristiyano na napapagod, nanlulumo, nanlulupaypay, nag-aalinlangan sa paggawa sa aking kalooban. Amen. Eh, Panginoon, yung mga Kristiyano, yung mga anghel na walang ginagawa, ang sabi ng mahal na Panginoon, yan yung mga anghel ng mga Kristiyanong tumalikod na, nag-backslide na, lumayo na sa akin. Ibig sabihin, everybody shout praise the Lord. Every time na tayo po'y nagsisipag, every time na tayo po'y gumagawa, every time na tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ang mga anghel natin sa langit ay walang sawang nagtatrabaho at ginagawa ang mansyon na nauukol para sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. It took 120 years Noah build the ark. Just imagine. Ang haba ng paglilingkod niya. Mga minamahal in the midst. Mga minamahal construction. Mga minamahal pag-construct ng arka na yon. It took 120 years. He suffered mga minamahal mga ruthless criticism. Nag-suffer si Noah sa mga ruthless, yung mabibigat. Walang takot at walang pakundangan na pag-criticize sa kanyang ginagawa. Sinatawag siyang sira na ang ulo. Mga minamahal, maluwang na ang tornilyo. Amen. Yun ang tawag sa kanya. Everybody shout praise the Lord. Ganun ang criticism na tinatanggap ni Noah. Pero si Noah, hindi niya iniintindi yung kaliwat kanan na criticism sa kanya, yung mga ruthless criticism sa kanya ng mga tao, yung mga discouragement, mga minamahal, yung mga salitang nakapagpapahina ng loob. Hindi yun ang pinapansin ni Noah. Si Noah ay nakapokus sa pagsunod kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya iniintindi yung kanyang mga labwals, yung kanyang mga kaibigan, yung mga tao na nasa kanilang palibot, pagkat batid ni Noah na hindi nila naunawa ng kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kagaya sa atin, may mga loved ones tayong kinikriticize tayo sa pagdalo natin Miyerkules, Biyernes, Linggo, lampas na raw tayo sa langit. Pagdating naman sa kabanalan, sasabihin, lost lang na tayo, wala na raw tayong kasiyahan, mga minamahal, hindi na raw tayo nag-i-enjoy. Everybody shout praise the Lord. Hindi nila alam yung enjoyment natin, yung kagalakan natin na hindi pang lumalabas
lupa, kundi ang kagalakan natin ay panglangit. Mga minamahal, yung kagalakan natin, ikumpara sa kagalakan na kanilang nararamdaman sa tuwing sila ay nasa bisyo, sa barkada, mga minamahal, linulustay ang kanilang kayamanan. Ikumpara sa kagalakan na kanilang nararamdaman sa kagalakan na ating nadarama. Mga minamahal, wala sila sa isang guhit sapagkat ang kagalakan na ating natatanggap ay hindi kayang bayaran ng ginto, hindi kayang bayaran ng salapi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Si Noah, hindi siya napagod. Hindi siya huminto. 120 years na ginawa niya. Mga minamahal ko, ang arka. Ang sabi rito, in order to save the animals' population, God's required a great attention to the details. Kinausap siya ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, nung kinausap siya ng malapang, hindi sinabi na, Noah, gumawa ka ng arka, kahit anong hugis, kahit anong taas, kahit anong itsura, gumawa ka. Hindi po ganun. Mga minamahal, meron pong specific details ang ibinigay sa kanya ng malapang. Hindi sinabi ng Diyos na gumawa ka ng arka, kahit anong hugis, kahit anong itsura, kahit anong haba. No. Meron pong specific kung anong klaseng kahoy o anong klaseng material ang gagamitin. Amen? May specific details, sizes, yung length, yung height, mga minamahal, yung haba, yung taas, yung lawak, ultimo yung mga kwarto sa loob. Mga minamahal, merong specific details ang mahal na Panginoon kung gaano kalalawak yung mga kwarto ng mga hayop doon, mga minamahal ko, sa loob ng arka. Di ba? Napaka-specific ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Kung isipin mo, mahirapan si Noah sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon kung hindi siya willing na tumalima, kung hindi siya willing na sumunod, kung hindi siya willing na gumanap sa kalooban ng mahal na Panginoon, dahil napakahirap sumunod kapag hindi buong puso kang susunod sa kalooban ng mahal na hati puso mo. Amen? Amen? Agaya sa amin. Kung nahati ang puso namin sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi kami makakarating dito sa Mindanao, sa Cagayan. Amen? Hindi kami makakarating dito kung ang pagsunod namin ay kalahati lang. Imagine, from Tacloban, tumawid kami ng Bohol. From Bohol, tumawid kami ng mga minamahal, Benavista. From Benavista, Cagayan. Marami kaming dala. Napakahirap, mga minamahal. Ngunit isa lang ang nasa isip namin. Isa lang ang nasa puso namin na kapag tayo po'y sumunod sa kalooban ng Panginoon, may naghihintay na pagpapala. May naghihintay na biyaya. Kapag tayo po'y tataliman ng walang pagtanggi at pag-alinlangan. Sa oras nito'y awitan natin ang mahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Minamahal. Ang inaasam natin ay mapangiti natin ang mahal na Panginoon. Kaya sa abot ng ating makakaya, gagawin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil ang gusto natin ay mapangiti ang mahal na Panginoon. Makapagbigay lugod tayo sa Diyos. Kagaya kay Noah, mga minamahal, napakaraming tao sa ibabaw ng lupa. Ngunit tanging si Noah lang ang lumakad. Nakasama ang mahal na Panginoon. In spite sa isang wicked generation, sa kanyang panahon, wala nang sumasampa sa Diyos. Wala nang nagpupuri sa mahal ng Panginoon. Wala nang naglilingkod sa Diyos. Wala nang nagbibigay lugod sa mahal ng Panginoon. Ngunit nakita ng Diyos si Noah. Noah find favor in the sight of the Lord. Because Noah, we walk with the Lord. Lumakad si Noah sa kalooban ng Panginoon. Awitan natin ang mahal ng Panginoon. Inalangin natin na gabayan tayo ng Diyos. Bigyan tayo ng puso na nang tumaliwa sa kalooban ng mahal ng Panginoon. Gano'n man ito kahirap, mga minamahal, susundin natin ang kalooban ng Diyos. Dahil ang nais natin ay maluwalhati ang mahal ng Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Awitan natin ang mahal ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Walk by me. Hallelujah. Walk by me. Across the lonely road. Every day. Take my arms and let you.
Dalangin natin na pagkalooban tayo ng puso na handang sumunod, puso na walang pag-alilangan sa pagtalima at sa kalooban ng mahal na Panginoon. Noah find favor in the sight of the Lord because he walked with the Lord. Lumakad siyang kasama ang mahal na Panginoon. In spite in the midst of wicked generation, si Noah ay tumalima sa kalooban ng mahal na Panginoon. Taas natin ating kamay, manalangin tayo sa mahal na Panginoon. Lord, sa oras na ito, salamat sa mga banal na salita nagpapaalala sa amin na napakahalaga ng pagsunod katulad ni Noah. Dahil sa pagsunod ni Noah, muli, mahal na Panginoon, ay nagkaroon ng simula ang buong sangkatauhan hanggang sa aming panahon kami nabubuhay dahil merong isang taong tapat na sumunod ng buong puso sa kalooban. Kung si Noah hindi tumalima, kung si Noah ay di sumunod na siya na lamang natitirang tao sa ibabaw ng lupa, maaring noon pa man ay wasak na ang buong mundo. Ngunit salamat, Panginoon, dahil sa pagsunod ni Noah, malapay na pagtalima ng isang taong matuwid sa kalooban mo, mahala Panginoon, ay pinagpala mo ang bawat isa. Patuloy po naming dalangin na pagkalooban mo kami ng puso na handang tumalima sa anumang kautusan at kalooban mo. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. God bless you po. Maamin naman sa inyo pong lahat.